Yun, isang magandang araw ulit sa inyong lahat, guys. Andito tayo ngayon sa aming bayan ulit sa Nagarlan, Laguna. Ngayon, ito yung private pool na itinayo dun sa gagawa natin project. Magkakabit na kasi tayo ngayon ng meter base or nung metro para dun sa ang ginagawa nating apat na pintong apartment, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo yung process or kung paano ikabit yung electric meter. Ayan. Ito naman yung ano, meter base or yung meter socket niya. Ito, kapag depende kasi sa service provider. Ito kasi, sa Meralco, binibigay ito or ini-issue nila to. Kasama to sa binayaran nyo ng deposit. Kumbaga, sa kanila manggagaling itong meter base. Ngayon, may mga na-encounter ako pag nagkabit ako ng service entrance, agaya sa Batangas, kasi hindi na Meralco doon. May part na hindi Meralco yung service provider nila. Kayo yung bibili ng ganitong meter base or meter socket. Depende sa kung ilang amps yung paggagamitan nyo. Merong 125 amps na mas malaki dito na meter socket or meter base. Tapos papakita ko rin sa inyo yung mga parts na ginamit natin. Bubuin ko lang to tapos explain ko sa inyo kung bakit yun yung mga ginamit ko. Tsaka yun yung mga ikinabit natin na parts dito sa pagbuo or pagkakabit nitong ating service entrance. Ayan, ito guys, dito gumamit ako nitong ano, busing reducer. Ayan, itong busing reducer na 1/3/4. Kasi yung ating conduit pipe is 3/4, guys. Ayan. Eh, yung butas naman ng ating meter socket or meter base is 1. Ayan, kaya na-reduce natin. Dito rin, gumamit din tayo ng busing reducer na 1/3/4 kasi itong adapter natin is 3/4 na yung gagamitin natin. Kaya naka-adapter tayo dyan na PVC. Ito is PVC na yung gagamitin natin from load side. Sinabing load side, yung pababa na, papunta na sa ating MEMA 3R. Tapos, dalawang 5.5 na THA chain wire tsaka 8.0. Itong white na to is para sa ground. Ayan. Actually, nakalagay doon sa yellow card kung anong gagamitin nyo lang na ground, yung kulay. Pwedeng green or white. Ayan. Kasi walang mabili dito na kulay green. Ayan, white yung naikabit natin. Eh, pero approved naman siya. Kasi, pag ginawa nyo yung black, malamang mare-reject yung ating install. Kasi, after nating install to, inspection din pa to ng inspector ng Meralco. Kumbaga, check kung tama yung kulay ng wiring, yung tama yung mga piping na ikinabit natin, tsaka yung mga may NEMA 3R ba siya, yan. Or meron ba siyang terminal lag, nakakabit ba yan ng ayos yung ating ground rod, yun. Tapos may mga clamp ba, tama ba yung pagkakaano ng clamp, kasi minsan kung kulang sa clamp, nire-reject siya. Yan, pakita ko sa inyo, kabit ko lang to doon sa private pole natin. May private pole nga pala kasi malayo na yung secondary line do sa site natin. Ayan. To guys, ayan. Naka-clamp na yung ating meter base. Ang ginamit nating clamp is metal clamp. Hindi pwedeng gumamit dito ng PVC clamp kasi ire-reject tayo ng Meralco. Tapos ayan, naka-screw yung ating ano, meter base. Ayan, bali apat siya. Tapos, ikakabit naman natin yung NEMA 3R sa ilalim nito. Ayan. May NEMA 3R kasi between site hanggang ating meter base, kapag lumampas ng 15 meters, ayan, kailangan nalagyan ng NEMA 3R. Yan is for your safety din, guys, kasi yung line load side natin mula dito sa NEMA, sa service entrance papunta sa ating site or sa bahay, protection na niya doon sa linya natin itong NEMA 3R. Kumbaga, may breaker siya. Kung magkaroon ng problema, ayan, may magti-trip na breaker, guys. Ang kakabit nga pala nating breaker dito is 30 amps lang, guys, kasi maliit lang yung load natin. Tapos yung ginamit natin from service entrance papuntang site natin is 5.5 or number 10 na THA chain wire lang. Ayan, i-mount ko lang to doon sa ilalim ng meter base natin or doon sa private pole natin. Then, lagyan ko na rin siya ng mga PVC adapter sa ilalim. Bali, tatlong PVC adapter lang ilalagay natin dyan. Ito yung magiging, ano niya, itsura niya nung ating NEMA 3R. Ayan. Tatlo yung PVC adapter, tapos naka-lock nut siya. Ayan. Yun yung kumakapit sa kanya para hindi siya malaglag dito sa ating NEMA 3R. Tapos itong isang to, pababa yan. Dyan yan sa ground natin. Papunta doon sa ground rod. Yung white natin, idediretso natin dyan. Tapos kaya yung tatlo, yung isa galing kay ating meter base. Tapos yung isa, pataas, maglalagay tayong PVC dyan.
yung papunta na sa household natin, guys. Ayan, makita nyo kasi malayo tong private pool doon sa ating site. Ito nga palang private pool, kailangan natin from secondary line, pag magtatayo kayo, kailangan hindi siya lalampas ng 20 to 25 meters. Kasi pag lumayo na doon, ayun, hindi na siya aprubahan. Kaya kung mapansin nyo, kung ang bahay nyo is malayo sa poste ng Meralco, naglalagay kayo ng private pole or ng poste na paglalagyan ng meter base, hindi pwedeng doon mismo sa site. Compare na lang na nasa tapat mismo ng inyong bahay yung secondary line or poste ng Meralco, pwede doon sa malapit sa bahay nyo, nasa mismong harap ng bahay nyo yung inyong electric meter. Ayan, after natin ikabit yung NEMA 3R, ngayon naman ibabaon natin yung ating ground rod. Ayan, nilubog ni paring Seni yung ground rod natin. Ayan, yung ano nga pala, yung clamp, isinabi na namin kasi pag palo niya ng ganun, aangat or bubusa yung ibabaw ng ground rod. Nahihirapan tayo ipasok yung ating itong ating clamp. Kasi pag pinanghuli natin ito ipasok, ayan, yung clamp natin is hindi natin may susot dito kasi aangat yung aalsa. Yun, bubuka yung kasi kapapalo ng martilyo. Bali, ito naman yung setup niya. Ito yung terminal lug na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung lahat ng ground galing dito sa baba, kakabit natin dito. Kailangan ito, nakakonect ito dito sa terminal lug na to. Nakascrew in dyan sa ating material. Ayan. Yung ground dito sa taas, galing sa meter base natin, kukonect din natin dyan. Tapos yung ground dito sa baba, ayan. Nakakonect dito. Ayan. Sa ating ground rod, ayan. Kailangan naka-connect sila dyan para, kasi pag-check ng inspector ng Meralco, makita nila na kompleto yung mga fittings na kinabit natin. Yung ground rod, terminal lug, yan. Required nila kasi mare-reject. Tapos, yung clamp natin, yan. Tapos, yun, yung makita nyo, yung brown na yun, yun yung dinagdag nila sa requirements nila. Nagpalagay sila ng secondary rack. Doon ikakabit yung drop nila, ayan. Tapos yung ground naman natin, ayan, nakakonect yan din dapat dito sa ating meter base, hindi lang yung ating material yung naka-ground. Ayan, check din nila yan kung naka-ground ba lahat, tama ba yung install ng ground. Ayan, kabit ko lang pati yung mga wire nito, tapos explain ko sa inyo. Ayan, yan lang yung pagkakakonect ng ating wire. Yung nasa ibabaw yung line side natin, galing na yan sa service provider. Tapos after nyan dumaan sa meter, ayan, doon sa ilalim naman yung load side natin is nakakonect siya pababa dito, diretso sa ibabaw ng ating circuit breaker na 30 amps, guys. Ayan. Tapos yung ilalim ng circuit breaker, ayan, papunta na siya doon sa household natin, dito sa kabilang PVC, guys, patas yan. Ito nga pala ang terminal lug natin, kabit ko lang to para tapos na tayo. Ayan, tapos ito, patas to, ayan. Diretso na yan dyan, yun, naka-entrance cap din tayo, tapos connect natin doon sa mga wire papunta sa loob ng ating site or household. Dito naman, ayan, ganito yung pagkakabit ko ng ng ating terminal lug. Ayan, kailangan naka-connect siya doon sa ating mismong NEMA 3R or meron siyang connection. Para yung NEMA 3R natin, naka-ground, ayan. Yun yung purpose nung natin, terminal lug, ayan. Pwede namang screw kaso, i-reject siya pag sa screw kasi dahil may terminal lug, kumbaga required ng service provider natin. Tapos, ayan, nagdagdag na rin tayo ng clamp para sigurado kasi hindi pwedeng kokoonti lang din yung clamp natin Kailangan secure, kumbaga, hindi siya makakalas, guys. Ayan. Bali, yan lang yung setup natin ng ating service entrance, yung approved ngayon ng Meralco. Kaya kung halimbawa kakabit yung service entrance, ayun, sana nakatulong itong video to sa mga ngayon palang nakapanood. Inaanyaya ako po kayo na mag-subscribe sa channel natin, like, share, and click nyo na po yung notification bell para like yung updated sa mga video yung ina-upload natin. Ayan. Maraming salamat po muli at stay safe, guys, and God bless po.